ba na to? Kasi game number 3. Ang Impunity laban sa TCN. So, katulad ng sinabi natin kanina, game number 1, game number 2, kung sino may Atlas ay mananalo, kaya binan na lang dito ng Impunity KH yung Atlas para wala naman silang pahirap. Pero sa TCN naman, nakakuha sila ng isang kontra. So, isang tank, isang tank na maraming ano, maraming pangontra. Pwede niyang kontrahin si Harit dito, pwede niyang kontrahin si Lancelot. So, maraming pangontra tong isang Kufra na to sa isang laro natin. So, tignan natin kung sino nga ba magwawagay for atong game. Yes, tama naman yun. Knowing din kaya nga sa Bitcoin na nakakuha na yung Kufra at the same time, binan na nila kung ano yung pwedeng pang-counter sa kanya, which is the Valir. So, for the first three picks ng TCN is more, okay ako. I mean, masasabi ko lamang yung TCN sa first three picks nila. Knowing that they have Thams din. So, I think for Impunity... Pero kung damage kasi for the Impunity, ha? Kung damage yung damage nandun. Yung nakuha nila, pure damage yun eh. Kung baga yung gusto lang sabihin dito ni Mami Persian, eh, nandun yung damage plus yung kunat nandun sa TCN. Nandun sa TCN. Yes. Pero yun nga, sinagot ng Impunity dito is the Hylos for the hard tank nila. Hylos. 1-1. So, we have Marksman here for the Impunity. Tingwa 1-1 na nga ata ang gustong kuhanin ng Impunity. Dito. Probably 1-1 pero kasi Oy, Claude Bulle. Ito na talaga yung Blazing Duet. Ito na talaga yung Blazing Duet. Kasi ano yun, dapat Blast yung Sanity yung gusto sabihin ni Kuya. Pero syempre, ito yung malupit kasi ngayon. Diba? Ito kasi yung malupit ngayon. Yung Last Insanity, sasamahan na ng Blazing Duet. Ito yung, nadikta ko agad eh. Nabigay ko agad, medyo advance ako mag-isip doon. Kaya nakita agad sa game number 3, nagkagawin pala ng Impunity Cage. Malibit pala nga kayo. Malusot lang sa mga pagkakamali. Parang siguro, parang kung pag-iisay natin yun, Kuya Earl, that Blazing Insanity. Blazing Insanity. Tama. Blazing Insanity. So, yung damage dito ng Impunity Cage is nandun na uli. So, tingnan natin for the team ng TCN kung... kasi kanina pala, man. Team number 1 pala, TCN yung may hawak sa Claude, di ba? Tama ba? Oh, TCN, di ba? Yes, TCN. Kasi sila Niker yung ano eh. Sila yung may Hayabusa eh, di ba? Oo, sila Niker. Oo, sila Niker yung may Hayabusa kanina. So, tingnan natin sa ano ating game number 3. Kung sino nga bang mananalo? Top 1 ng Cambodia si OP. Wait sung lang po. Yan, patahimikin muna natin yung mga bagay-bagay dyan. Myanmar naman si Ninja for the Thams. Pero makikita natin at mapapansin natin ngayon dito sa game 3 natin, labanan na talaga ng marksman, ika nga, pero teka labanan lang. Labanan ng aso. Labanan, tahulan ng aso to, ating game number 3 mga kaibigan. So, tingnan natin kung maging successful ang tropa ni OP para dun sa Claude, or feeling ko naman nagiging okay sa kanila to kasi syempre, ano niya yun eh. Prior pick niya yun talagang yun yung doon siya sanay sa pick na yun. Pero direct okay na ba tayo sa lahat? Yan, Impunity sa blue side, red side naman ang Team Cyanide for the game number 3, Feed or Troll for the Kufra, and Crazy naman sa kanyang Farsa, Ninja for the Tham, Sofu for the Esmeralda, at Ken for the Carry. And para naman sa Impunity KH, Boom for the X-Borg, Rookie Maru naman, Rizang Louie, Niker for the Jawhead, and 7KH for the Hylos, and OP naman para dito sa isang Claude. Pero nako, mukhang mainit-init agad yung nangyayari doon sa my middle lane cause Impunity for the 3v2 and gusto pa nilang mang-invade kaso too late na nakuha na nga naman ng isang carry. Pag kumbaga, gamay na nila eh. Parang na-ano na namin na, ay teka, mukhang mag-i-invade kayo eh. Kaya i-secure na lang muna natin na kuhanin na natin yung like, mas maganda pag gagawin yung angle. Maganda pa ganyan yung angle. Okay, kita mo. Medyo nakikita na. Lahat ng mga bagay-bagay dito. So, Ken, kukuha na rin naman ng kanyang mga buffs samantalang OP. Mm-hmm. Ano rin naman ang kanilang laban. So, tingnan natin kung sino nga bang mananalo dito sa laban na to. Pero na-vacuum pa doon ni Rookie Maru or medyo masakit na rin naman yung damage na kayang provide ng Louie. So, kailangan mag-ingat din siya. Ito rin yung kailangan ingatan din talaga. Kasi kapag nahigop ka nga naman ng isang Louie, eh talagang may paglalagyan at may paglalagyan ka. Tingnan mo ang bagay ng mga tiklo to. Ni OP, no?
Hindi katulad dati na pag naka-10 stock siya, ganun kabilis. Eh, sobrang bagal na talaga. And ako nabasa niya nun sa mga patch notes, maraming nangyaring pag na-nerf dito sa isang cloud. So, tingnan natin kung magiging successful sa kanito. Siguro naman, magiging successful kasi number one siya dyan eh. So, ibig sabihin, pero, alam niya na kung paano gamitin. Yes, pero makikita natin ha. Mukhang gustong mirror on the wall lang nakikita natin sa Impunity and Cyanide. Knowing na nandito ang Impunity sa may bottom lane. Well, at the same time, kanina yung Team Cyanide mukhang gustong i-agri. Pero lipat na nga lang naman daw dito tayo sa may middle lane. Oh. Na they have level 4 na naka-level 4 na yung ating carry. Pero naka-level 5 na si Claude. So, kumbaga, when it comes to the clash, anytime pwede may mangyari. Tama. Speaking of pwedeng mangyari, eto na yung Blazing Duet. Pinakain sa apat na players, pero Falling Star mo naman para sa kanya. Pero Ejector, para dito, may isang move run na bigyan. So, for dito, mukhang running out of life. Tingnan natin kung lalaban nga ba siya, pero si 7KH dito ay running out of life na rin. Pero si Boom, nakapatay, nabigyan ng Last Insanity yung gitna. Pero Ninja dito, makakatakas. Hindi, nakita mo naman, unstoppable force na bigyan ni Crazy, mababaliw nga pa sa magkakataong ito. Ninja, patay, dalawa ang dapa sa team ng Cyanide dito. 3-0 agad in favor of Impunity. At wala nang nagawa ang Cyanide Alpha doon, kundi mag-back na lang din kasi delikado. Grabe yung pagiging aggressive na yun na ginagawa or pinapakita ng Impunity KH. And I think gusto pa atang isin ni Louis, pero hindi na lang din naman kasi late na kumbaga. And delikado sa kanya kung itutuloy niya yun kasi siya lang rin naman mag-isa. Ang ginawa niya lang is for vision lang yung ginawa niya para at least malaman niya kung pupunta nga ba yung tropa. Pero may vacuum! Nakita mo kay Crazy! Nawala ng buhay si Crazy. Talaga namang nawala sa ulirat nung naramdaman niya yung vacuum na kayang i-provide nung isang Louis dun. Plus the turtle, kukuwanin nga ba ng Impunity? Tingnan natin kung sino makakuha sa pagkakataong ito. Kompleto ang lima. Nakaabang dito si Nyker sa pagkakataong ito. Si Ken ang lanyang napili. Ejector para dun. Nabigyan pa lang ang stoppable force. Patay agad yung isa. Crazy dito. Lalayo na lang. Nasundot pa ng bahagya. Pero mapakakulay pa rin. Nasa liya. Pero tingnan natin dito si Feed or Troll kung makakatakas nga ba. Patay na naman ang tropa ng Cyanide. 6-0 para sa Impunity. Grabe. Pero ano nga bang sabi ni Esmeralda daw or ni Sofu? Kung sige, magpaka-busy kayo sa clash, I'll go with the objectives. Pero hindi pa rin enough yun, knowing na possible, etong middle lane ang kukuhanin ng Impunity. Pero ayun na nga, pero airstrike sila pag, so nag-back na lang din naman. Pero ang ganda. Nag-time space warp dun sa turtle side. Nakakaibigan, nawala ang mga tropa. So, pwedeng maging maganda yon for the Louie kung sakali mga uunahan nila, especially pag, kunyari, hindi sila maka-advance, unahan nila sa bush, tapos mag-ultimate yung Louie dun sa likod. Yes. Magiging maganda yon for the team ng Impunity kasi nandun si Yanay, nandun si Seven or the Hylos dito na makakapag-sustain ng buhay nila. May revitalize pa siya, may glorious pathway pa siya, so mabubuhay talaga yung tropa dito. And OP, yung ginagawa lang naman dito is a Blazing Duet. Yun lang yung kailangan niyang ipakain. Pero top lane, tingnan natin dito si paring Ninja, lalabanan yung dalawa. Flicker out pa si Claude natin. Pero Last Insanity, binigyan na Blazing Duet. Ito na yung dalawang ultimate combo. What a combo for that one. Top lane will go down. Pero bottom lane, Nyker dito. Napatay din ng apat na players ng Cyanide. 7-1 ang ating score. 2,000 lang yung kalamangan ng Impunity kahit lamang sila sa kills ng 6 na ano. Ito yung delegates for this one ha. Knowing na si Ken is 0-1 yung score niya ngayon, compare natin dito sa isang OP na 3-0-4. Kapag alam natin si Claude nagdire-diretso yung ganitong KDA niya, would be possible na mahirapan etong Ken natin na makapagpa-item. Si Sofu, Last Insanity, tinamaan, pinasabugan dun sa mid lane. Tingnan natin kung lalaban yung tatlo. Falling Star mo naman para sa kanya, pero wala na Blazing Duet dito si paring OP, pero papasok pa rin naman siya. Pero tingnan mo nandito, yung Glorious Pathway na naibigay ni Seven, kung gustuhin niyang kuwanin dito si paring Crazy, pero natalbugan si paring OP, medyo nasaktan naman dun sa kabilang gilid, pero vacuum! Napapunta na naman noon para sa kanya. Kita mo yung skill noon para dun sa isang Ken. Wasak, yun, sir! Wasak! Yun yung sinasabi natin, Kuya Herb, na kapag ka nahigop ka ng isang Louie, wala ka rin naman talagang paglalagyan. Pero punta tayo doon sa may top lane, nabasag nga naman ng isang Ninja yung ating top turret. And eto, nagbukas na sa isang Impunity yung ating turtle. At nihirapan na nga naman dito, parang contest ng TCN. Grabe yung Impunity game ngayon. Grabe yung Impunity. Gigil na gigil. Kumbaga ngayon masasabi mo na kung pwede na natin tapusin as early as possible, gawin na natin. Huwag na natin itong patagalin pa. Sabi nga ni OP dito. 6-9-1 na yung score. Sabi nga ni OP dito, anong na-nerf? Papakita ko tayo. Walang nerf sa galaw ko. Yes. Sabi nga dito ng isang OP. 3-0-5 siya.
para dun sa marksman na yun. And dito diba? Naman, parang Nyker, so full. Laban kay Nyker, tingnan natin kung makakalaban nga ba. Pero medyo wala ng skill dito si Nyker. Nahihirapan din siya kasi si Sofu. Nagkakaroon lang ng luta tayo. Pero habang nag-aantay ng tamang pagkakataon, time space part, nailapag na. Mukhang lalaban pa rin ata yung tropa. Pero nakita ni, nakita ni Esmeralda na teka, mukhang negative tayo dun. Papunta na yung tropa. Pero si Seven, nakabantay. Laban kay Feed or Troll. Pero si OP dito, mukhang magsisimula na ng bakbakan. Pero Feather Airstrike ay naibigay. Doon sa kabilang gilid. Sinasalo lang ni Seven. Pero Glorious Pathway ay nabigay. Blazing Duet plus the Vacuum. What the next level play. Naibigay pa rin na rin si Ken dito. Double kill para sa kanya. Triple kill pa nga pa. Crazy, lilipat na lang. Lilipat ng kabilang mapa. Pero si Boom, nakabantay. Inaapo yan. Pwede pang bigyan ng last insanity yan. Pero more on objectives. Ang Impunity KH, wala kaming pakialam. For the game number 3, kami ang mananalo para dito. Doon sa may middle lane, nakikita natin na for the 3v2 situations, gustong kuhanin ng Impunity yung middle lane. Pero ang sagot nga naman, kung hindi kita makukuha, dito na lang ako sa may bottom lane na nakaabang din si OP. Direct pa check item mga, bakit ang sakit na ng isang Claude natin? Oh, 6.5 na ka-Demon Hunter Sword na. Pwede niyang ituloy ng Queen Queen. I-compare mo dito sa 3.9 na halos kalahati yung kalamangan ng isang Claude compare kay Kari and pabuo pa lang siya ng endless battle. So, makikita natin kapag kaganito na yung situation ng labanan, kung sa marksman to marksman lang, kailangan kang makahabol pa. Pero ang tanong, paano ko hahabol kung ganito ka-aggressive yung pinapakita ng teammates ko? Right? Tama ka naman. Pero grabe naman. Glorious Pathway na naman for the 7 dito. Eh talaga namang nang-aagre lang siya. Gusto niyang kuwanin eh. Yung mga bagay-bagay. Yes. Pero by time lang naman yun. Habang may ginagawang kababalaghan. Ang tropa ng Impunity KH dito may kinukuwang Cryo Turtle. So Turtle has been slain for the Claude na naman. So another objective for them. Tuloy-tuloy yung pera dito ng Impunity. Kung mapapansin mo, 12-2 lang yung score eh. 8 minutes pa lang. Pero grabe na yung bakbakan. Almost 6,000 gold lead para sa kanila. Kumbaga momentum na si Impunity, yun yung pagkapanalo at nagpagbawi nila nung second eh. Yun yung ayaw na nilang ulitin, mangyari no, na tama. Oo, mali. Vacuum na naman, Blazing Duet, sinalo nung dalawang players dito. Ken and Crane, talaga naman nabaliw dun sa damage sa kaya i-provide. Tingnan mo naman, yung isa mukhang savage pa ata na triple kill pa. Pag may maniac kabati si Sofu, mukhang mapapatay. Bini-MI in, it's a maniac. Wipe out ang Cyanide Alpha for the game number 3. And gusto na nilang tapusin, tatapusin na nga ata. Kaya na nila, basa nga naman dito sa may bottom lane. Na tower lang, naman for the Impunity KH. And hindi na namin ito patatagalin sa brand Infinity KH. Atin na tong laban na to. Grabe! Congratulations! Congratulations, Infinity KH! Ito yung match na inaabangan ko nung una pa lang na asan yung init ng laban na andon agad. Yung gigil nila sa maglaro. Oh. Ito rin yung sinasabi natin, Kuya Irv, na baka nga naman dun sa unang game natin is tingnan muna namin kung ano yung rotation or yung pickings possible na gagawin nyo. Nandun yung sinabi natin, yes, panggulat. Yung panggulat na sinabi factor mo kanina. So and talagang ginulit tayo ng Impunity King for picking the Claude. Number one Claude ng bansa nila dito. And para sa akin, naging maganda rin si Seven. And syempre, ang kanilang ang kanilang support na hindi namatay and every single time na nagkakaroon ng humihigo. Louie is the man, yes, for the Impunity KH. So talaga namang kaabang-abang pa ang mga teams na maglalaro. Series 1 pa lang yan. May Series 2 at Series 3 tayo. Abangan ng Kamote Tandem.